Isang mabilis ang balita lang tayo mga ka-hoops, kaugnay pa rin sa kumakalat na coronavirus na naging sanhe ng pagsuspinde ng pinakamalaking liga ng basketball sa mundo at ito nga ay ang NBA. At ang mga employees ng mga teams dahil nga sa pagkakasuspinde ng mga laro sa NBA ay walang makukuhang salary o sahod ang mga malilit na mga workers. Pero ang problema nga na ito ay nasolve na ng mga ibang teams at ng mga NBA players na nagbigay ng tulong para sa kanilang mga team staff. Tara at ituloy natin ang usapan kaugnay sa balitang yan mga ka-hoops. Pero bago yan mga ka-hoops ay huwag nyong kalimutang mag-like at mag-subscribe. I-click nyo na rin ang notification bell button para lagi kang updated sa mga basketball updates. Ang pinakaunang tatamaan nga ngayon sa pagkakasuspinde ng NBA sa kanilang ongoing season ay ang mga maliliit na manggagawa ng bawat teams. Dahil nga sa walangang mga laro ay malaki ang posibilidad na tigil trabaho din ang mga ito. Siyempre, kapag tigil trabaho ay walang sahod. Kaya naman halos lahat ng mga team sa NBA ay may mga planong tulong na ibibigay sa kanilang mga maliliit na empleyado. Pero aside nga sa mga tulong ng mga teams ay may mga ilang NBA players din na nagpaabot ng tulong sa kani-kanilang mga team small workers. At ang naging pasimuno nga sa lahat ng pagtulong na ito ay si Cleveland Cavaliers forward Kevin Love na nauna nang nag-donate ng $100,000 para sa mga Cavs workers na apektado ng NBA game suspension. Ayon kay Kevin Love, sa panahon daw na ito ng krisis, sana daw ay samahan siya ng iba pang mga kapwa niya NBA players upang matulungan ang kani-kanilang mga komunidad. Ayan nga at may pa-selfie pa si Love habang kasama ang mga Cavaliers small workers. Pagkatapos nga niyan ay may mga ibang players na rin ang nagbigay ng tulong sa kanilang mga team small workers tulad nina NBA MVP Giannis Antetokounmpo na nag-donate din ng $100,000 para sa mga FaceServe forum staff. Ayon nga kay Giannis ay bigger than basketball. Gusto raw nitong matulungan ang mga workers na nagpapadali ng buhay niya at buhay ng mga teammates niya sa mga ganitong kahirap na sitwasyon. Habang si Detroit Pistons forward naman na si Blake Griffin ay nahikayat din ni Love na mag-donate ng $100,000 para sa mga small workers ng Little Caesar Arena. Nagpaabot din ng tulong ang first overall pick ng New Orleans Pelicans na si Zion Williamson at nagbigay nga ng pahayag dito si Zion sa kanyang IG account at sinabing, "Ang mga tao daw ng New Orleans ay incredible at naging maayos ang pag-welcome sa kanya simula ng ma-draft ito sa NBA. Natatandaan nga na hindi agad nakalaro si Zion dahil sa injury nito." Dagdag pa ni Zion ay ilan daw sa mga special na tao na nakita niya doon ay ang mga small workers ng Smoothie King Center at nagpapanatili ng maayos na paligid, hindi lang para sa kanilang mga players kundi pati na rin sa mga fans. Nakakalungkot nga daw na ilan dito ay hindi pa nakaka-recover sa Hurricane Katrina noon. Pero ito nga at may kinakaharap na naman silang bagong pagsubok. Tinuruan nga daw si Zion ng kanyang mga magulang na irespeto ang iba at magpasalamat kung ano ang meron ka ngayon. Kaya nagpa siya si Zion na i-cover ang sahod ng mga maliliit na empleyado ng Smoothie King Center sa loob ng isang buwan o 30 days. Ilan nga lang yan sa mga nagpahayag na magbibigay ng tulong sa kani-kanilang mga small employees at malamang sa malamang ay tutulong pa ang mas marami pang mga NBA players. Sa ngayon ay ito na muna ang ating update para sa COVID-19 sa mundo ng basketball. Thank you for watching mga ka-hoops at God bless sa inyong lahat.